kakasa dyan. Ituri. Tulungan mo sabra. Kakasa dyan. Kaso wala ang ano eh. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Alright guys, good morning. Alright, so bago tayo umalis, ay ipapakita ko muna sa inyo itong mapa natin. So nandito tayo ngayon sa Sitio Tala, nandito tayo sa daan na to. I-zoom out ko lang para mas lalo nyo makita yung kabuuan ng lugar. Yan. Itong part na to guys, ito po yung Zambales Mountain Ranges. Ano? At itong part na to ay kasama po dyan yung Mount Pinatubo. Kung mapapansin nyo itong tinuturo ng mouse pointer ko, yan po yung Mount Pinatubo. Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero in the meantime, dito muna tayo sa Tala Road. Ngayon, ito po yung mountain ranges na tatawirin ng mga kalsadang ginagawa. Ito na po yung government project na ginagawa dito. Ano? Paakyat dito sa kabundukan na to. Kung mapapansin nyo, napakahaba po yan. Kukonekta po dito sa Palawig, Zambales. Ayan. So I think dadaanan niya itong high peak na to. Itong pinakamataas na bahagi ng mountain range dito sa Zambales, itong high peak na yan. Kasi party dito, meron na pong nagagawa. Yan, ito na pong paakyat sa bundok na daan na to. Yan na po yung kukonekta dito sa Sitio Tala, dito sa party naman ng Tarlac. Ito yung daan guys. Kukonekta yan dyan, sundan nyo yung mouse pointer ko ha, mula dito sa Sitio Tala. Ikot-ikot dyan, pataas. Hindi ko alam exactly kung saan idadaan dyan na, pero binibigyan ko lang kayo ng idea kung saan ba. Kung paano yung setup nitong daan na to. So dadaan dito sa kabundukan na to. Sa tingin ko dadaan dito sa high peak na to. Kasi meron ng daan dito actually. Pababa. Pababa ng pababa. Tapos ito yung daan na bagong ginagawa rin dyan sa Zambales side. Hanggang makarating dito sa Palawig, Zambales. Yan, dyan po kukonekta yung Tala Road na ginagawa dito sa Tarlac. Para hindi po kayo malito. Kaya sila gumagawa ng daan dito ay para hindi na umikot yung mga taga Tarlac para pumunta lang dito sa Zambales. Isipin nyo ha. Pag taga Tarlac City ka or taga Tarlac ka, dadaan ka pa dito sa Pangasinan, paikutan mo yan hanggang sa dulo ng bundok na to. Dito ka ngayon, paikot para lang marating mo tong Zambales. Ganun din, pag galing ka ng Tarlac, dadaan ka dito sa Pampanga, ganun din. Ikutan mo pa rin yung bundok na yan, punta ka ng Olongapo, para makarating ka dito sa part na to ng Zambales. So napakalayo po yung biyahe niyan. So ngayon, merong dalawang daan na ginagawa dyan, kasama na dito sa Tala Road nga, na pinanggalingan natin kahapon. At yung isa naman ay nandito sa Sitio Bag. Yan, Sitio Bag na to. Ito naman, daan na to, Capas to Butolan Road naman ito guys. So magsisimula dito sa Capas, yan, Camp O'Donnell, paakyat papunta dito sa kabundukan na to, at dadaan dito sa part na to, kung di ako nagkakamali. Yan, sundan nyo yung mouse pointer ko ha. Bakit ko nasabing dito dadaan? Kasi po meron ng daan dito nagagawa sa Zambales side. Kung mapapansin nyo po itong curve ng bundok na to, Zambales side na to ha, sa may Butolan. Yan po yung daan na ginagawa. Yun, susundan natin yan. Pababa, pababa, pababa. Ito na yung ilog na ginagawan ngayon ng tulay doon sa Butolan, Zambales. Actually, nakita ko na po ito. Napaliparan ko ng drone. Unfortunately, nawala lang talaga yung drone shot ko dyan. Hindi ko na-retrieve yung drone shot. Pero napuntahan ko na po tong part na to ng Butolan na ginagawa ng tulay. Ito po yung tulay na ginagawa doon sa Butolan, Zambales. So sa tingin ko lang, mas mabilis matapos itong Capas to Butolan Road kumpara dito sa Tala Road na kukonekta dito sa Palawig. Kasi mas mahirap yung daanan nito sa may Palawig eh. Dadaan kasi dito sa may pinakamataas na bahagi ng bundok na to. Yun po yung mapping niyan para hindi po kayo malito. At ito nga, katabi niyan ay yung Pinatubo. Yan po yung Pinatubo. So susunod na pupunta natin, pupunta tayo ng Capas to Butolan Road. Yung Capas naman ay malapit lang dito, katabi lang na bayan to. Pupunta lang tayo doon sa Bandarun. Let's go, Capas to Butolan Road. Ganda ng tulay, ano? Bagong-bago. At yung matarik na akyatan. Kanina yung sasakyan dito, biniluhan ng todo to eh. Kaya to, tercera. Oh, ha? Huh?
Yakang yaka, Balbon. Mula rito kung saan tayo, kitang-kita na natin yung Monasterio de Tarlac. Ayun. Diretso tapos kaliwa. Isa ito sa mga daan na kukonekta rin sa pupunta natin sa Capas de Butolan Road. At o nga pala, yung Capas de Butolan Road ay dalawa pong exit niyan. Pa-exit dito kung saan tayo ngayon at saka papa-exit naman yan sa Capas. Papunta dun sa New Clark City sa Capas. Ay, yung bandang taas na yun, yung Monasterio de Tarlac. Ito na yung bungad. Ayan na po yung gate ng Monasterio de Tarlac. Lapad, no? Ito lalo, 6 lanes, 2, 4, 6. Kasama yung skirt niya. Maswerte rin yung mga nakabili ng lupa dito. Grabe, yung ganda. Ganda ng daan. Oh, mga business nandito na rin, oh. Kapag may bagong daan na ginagawa, syempre business opportunity yan. Diba? Kasi pagdating ng araw, maraming dadaan dito. Saktong-sakto, may business ka. Diba? Hindi. Mga kainan, mga ganyan. Convenience store. May panalo yan. Ito kung maalala ko, matagal na yan nandito. Yung parang mini farm na yan. Nung last na duman ako dito, rough road pa. Literal na rough road pa to. Hanggang dun sa Monasterio de Tarlac. Mahaba-haba rin itong rough road na ito. I-insert ko yung dating video ko dito para makita nyo kung anong itsura ng daan na ito dati. Grabing transformation to, ha. Dito na napuputol. Okay. Well, at least sementado na yung kabilang side ng daan, di ba? Ayan, oh. Ganda, bagong bago. 6 lanes talaga, seryoso. Bakit tayo, buti wala tayo nakasalubong na truck. Oy, 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 oy.
isang babaan. Harap road, mga brother. Ay, shoot, may truck. Alikabokya. Tara, sugurin natin. Suungin natin yung alikabokya na yan. Wop, wop, wop. Ayun. Oops. Ah, ito na pala yung sementadong part ng daan. Maiksi na lang pala yung kailangan nilang sementohin para maidugtong. Yun. Swabe. Ayos. Kapag bababain mo to, pag diretsuin mo na yan, kukonekta ka ngayon yan sa Capas Tarlac, dun sa New Clark City. Pero dun sa pinakababa nito, ay meron pang tulay din kasi mayroong ilog dyan sa baba niya. Hindi ko lang sigurado kung tapos na yung tulay, pero dadaanan din natin yan mamaya. Pag-uwi natin. Ito naman yung ibang exit. Exit ng papuntang San Jose. Dito doon, yung dalawang lane na yan sa gitna. Halata nyo naman siguro, medyo luma na. Ano? Yan lang yung daan dito dati. Tapos pinalapat nila, nagdagdag sila ng isang lane at saka yung skirt niya. 2, 4, 6. Yan, 6 lanes din. Kala mo, expressway sa lapat ng kalsada. Ito, may drainage na rin nasa gilid, oh. Drainage doon, meron din. Oops, nakakasilaw. Teka lang, kakasilaw. O ano yun? May establishment dun sa taas ng bundok na yun, no? Ayos ha. Ano kaya to? Mukhang barko eh. Noah's Ark ba yan? Parang Noah's Ark yung nasa taas ng bundok, ah. Mount Ararat na ba to? Well, let's find out. Tignan natin kung anong meron doon sa taas ng bundok. Ayun, oh. Kita nyo ba? Ito yung RDC farm. Diyan ako nag-overnight moto camping noon. Hindi ko na pati maalala kung magkano binayad ko dito sa camping. Saglit lang ha. 80 overnight fee, 80 per person. Bring your own tent. We have no more tents rental. So may entrance fee na 80 pesos para sa overnight camping. Tent pitching is 150 pesos. So 150 plus 80 na yan. Pero yung taas na yun, papaliparan ko na lang ng drone siguro. Hindi ko na pupuntahan.
Nakikita nyo ba yung binubuhat ni Kuya? Kung gaano kabigat yan. Pinakagitnang part nung saging, yung puno ng saging. Pwede kasing kainin yon. Actually, tapos meron siyang puso na saging. Yan nga, Kuya. Nanggaling pa daw to doon sa kabila ng bundok. Ganong kalayo yung nilakad nila para madala dito sa Sitio Bag. Subuhan kong buhatin. Ang grabe! Sanay natin sa maglilat. Mabigat ang gamawa yan. Ay, hindi ko maipasok yung pamay ko. Sige lang. Dirigab. Energy. Eto, parang hindi ka kasi yung pamay ko. Kakasa dyan. Ituri. Tulungan mo sa pala. Kakasa dyan. Kaso wala ang ano eh. Hindi ko alam kung ilang kilos to pero sobrang bigat. Hindi ko kaya. Alam mo ba kung gaano ka kabigat? Anong weight mo? Kung ilang kilos ka, ganun? 50 kilos ganyan siguro, ano? 50 kilos. Kasi hindi rin naman siya, hindi naman kalakihan yung katawan niya. So 50 kilos, pero yung binubuhat niya, triple. Itong ka, tag-along eh. Pagsanay mo na. Ha. So araw-araw nga magbababa ka ng mga kinukuha niyo dyan sa bundok? Araw-araw. Na mas mabigat pa dito o pinakamabigat na to? Malaki din yung ganito, may malaking sako. Anong nilalagay mo dun? Kahit ano lang, pwedeng ibaba dito. Kahit sino ka, basta makakuha ka. At least kung iiwan mo yung iba, wala na. Oo, sayang. Baka makuha pa ng iba, ano? Makuha pang iba, ha? Wala ka ng ano, ibababa. Ah, so marami rin kayong kumukuha dyan sa bundok? Marami. Ah, okay. Ilang habulan. Nag-habulan sa ano? Nag-aagawan kayo sa mga pwedeng kunin, ano? Mga saging, mga ganyan. Tumutubo lang to sa mga ano? Tumutubo. Tapos yun na lang yung kinukuha nyo rin? Kinukuha namin tumutubo. Ha. Kasi pag hindi ka mamuso, walang may uwing pagkain, ano? Pag bigas, ganyan. So ibig sabihin, ito malayo pa sa kalsada to nung sa kinunan mo? Malayo pa. So malamang bundok pa yung binabaan nyo doon, ano? Tsaka inakyat nyo? Inakyat ko pa. Nagugutom lang ako sa pag-akyat eh. Nagugutom ka na, hindi ka pa nakain? So magkanong ilang gatang ang isang kilo? Tatlo, 60. 60 isang kilo, grabe, mahal ah. Bigyan na lang natin ng pang kape at saka pang pambigas. Halos ka din sa sintang kanda niya, binubuhat niya. Sige, salamat. Thank you. Ingat. Maaga pa naman. Diretso na natin hanggang doon sa baba, doon sa may Bueno, kung saan nyo makikita yung hot spring. And at the same time, doon din yung bagong ginagawang tulay na dudugtong naman mula doon sa kabilang side ng Kapas hanggang dito. Ayan, so may mga bago na ako nakikitang mga tindahan dito, marami ng tindahan. Nung last na pumunta ako dito, nag-iisa lang yung tindahan dito. Maalala ko nung nakaraang punta ko dito, wala pa to eh. Pababa pa to, doon ka pa sa baba dadaan. Woho! Meron pa dyan sa unahan. Sa may babaan din. Tignan natin yung tapos na yung tulay dyan. Ay, nagawa na rin. Ayaw. Ayun yung tulay na sinasabi ko. Kasi dati yan, palalim po yan. Ay, pababa po to. Pabalusok. Dadaan ka dun sa gitna ng ilog.
ngayon tapos na. Epic, di ba? Bueno Hot Spring. Meron pong hot spring dito. Ayun, sa part na yun. Eto na po yung tulay na ginagawa. Yan. Grabe, ang daming poste, ano? Parang 4 lanes din nata to eh. Ay, uy, may bago pang daan dito. Yan, so sa ngayon, ito na yung update dito sa tulay. Ubos na yung battery ng drone natin, hindi na natin makapaliparan to, pero I think malapit na rin naman to. So kita nyo yung agwat nya sa, dito sa kabilang dulo. Siguro mga 50 meters na lang din yan. Tsaka dun sa kabila, I think tapos na rin dun yung rampa na lang. So dito ko na tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you on the next one. Okay naman dito eh. Ito medyo okay pa eh. Kakaalaman na dito yan sa unahan. Putik na yan. May mga batong